patay ang mga kapuso. Patay pa naman po muna tayo apektado ng hangin habagat ang kanlurang bahagi ng Ilaga Luzon. Dulot nito, ang Cordillera Administrative Region, ang Ilocos Norte, pati na po ang Ilocos Sur, Cagayan at Batanes ay makakaranas ng maulap na papawari na may kalat-kalat na pagkapagulan, pagkulog, pagkidlat. Habang ang Kalakang Maynila at nalalabing bahagi ng bansa ay magkakaroon na bahagyang maulap, excuse me po, hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong mga pangulan, pagkulog, pagkidlat, dulot ng hanging habagat at ng tinatawag na mga isolated thunderstorm. Bantay panahon! Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga, Nationwide! Umuusat po ang ating oras, mga kapuso, alas 7:07, radyo na. Hindi ba? Disiplina ba? Nakapagtala na ang ating bansa ng dalawang kaso ng mas na meron na namang bago sa variosas. Meron na namang bago na variant o sub-variant ng Omicron, BA.2.75, na tinatawag na Centaurus, mga kapuso. Parang pagpangalan to ng mga Romano nung araw. You know. Centaurus. Base po sa pinakahuling tinatawag na whole genome sequencing, natungo ang dalawang kaso ng naturang variant sa Western Visayas. Isa sa tinamaan ng BA.2.75 ay meron ng isang dose ng bakuna laban sa COVID-19, habang ang isa naman ay hindi pa bakunado. Hala! Hello, wala. Ayan. Yung sabi na sa inyo eh. Ano, what's happening? Diba, sabi natin, magpapakuna na kayo. Batay sa mga pag-aaral, bukod sa mas nakakahawang merong kakayahan itong bagong virus na ito, o virus, sub-variant, BA.2.75, ay nakakalusot ito sa mga kasalukuyang bakuna laban sa COVID-19. Ha? Taurus. Oo. Parang kalaban ni Maximus yun. Ha? Oo, tsaka ni Commodus. Gladiator na gladiator. Joel Reyes Severus. Tarantados. Aga-aga mag-Joel. Virus Joelus. Bakit? Virus? Tsaka yung panggaling, yung kahawahan. Mabilis, makahawa itong mga lumalabas ng mga bagong variant, mga kapuso, ng virus ng COVID-19. Ngunit, wala pang ebidensya na nakakalusot ito, na nakakapagdulot ito ng mas malalang sakit. Oh, pero, dahil ba, dapat magpakampante? Dahil pag na-COVID ka, kahit anong klaseng variant o klase ng virus na tumama sa'yo, hindi ka sigurado kung ano mangyayari sa'yo. Yun nga eh. Ha? Ilan sa mga namamatay dahil sa comorbidity. Ilan sa mga namamatay sa virus, malalaki sa katawan eh. Tapos mababirus, tapos ayan na, mga kapuso. Let us all wear the best-fitted mask. Mag-isolate na po tayo kapag tayo ay nakakaramdam ng mga sintomas. Let us double up our protection by being vaccinated. At lagi pong sisiguraduhin na maayos ang daloy ng hangin sa lahat ng ating pupuntahan. Ayan, lagi natin sisiguraduhin na maayos ang daloy ng hangin sa lahat ng mga pinupuntahan natin. O ayan, no? Yan po ang tinig ng Undersecretary Maria Rosario Verere, Officer in Charge, Department of Health. Bantay COVID-19 sa DZWB. Meron po tayo mula sa Iloilo, Western Visayas to, no? Isa sa mga matindi. Andiyan si Centaurus eh. Oo, tinatamaan ng virus ng COVID-19. Kasama na yung bago si Centaurus. Taurus. Oo, mga kapuso, ito na si Ivanus Aguanus. Ay, mali. Sino ba? Ivanus Aguanus. Si Ivanus Aguanus ng Super Radio Iloilo. Ang Department of Health Region 6 dahil patuloy ang pangangalaga ng impormasyon kaugnay sa dalawang tinamaan ng Omicron sub-variant. Pareho ay sa Western Visayas, mga kapuso, Omicron sub-variant BA.2.75, ang pangalan po niya ay Centaurus. Ivanus Aguanus, pasus! Pasok! Mike, patuloy ang pagkaanap ng impormasyon ng Department of Health sa Regional Office 6 ukol sa na-detect na dalawang bagong kaso ng Omicron sub-variant na BA.2.75 dito sa Western Visayas. Sa panayam ng Super Radio Iloilo kay Dr. Jesse Glenn Alonsabe, Chief Epidemiologist ng DOH 6,
na naka-recover naman ng dalawang pasyente na tinamaan ng nasabing sub-variant at tinatapos na lang ang kanilang isolation period. Ay kay Dr. Elon sabi na rin positibo sa COVID-19 ng dalawa nang nagpa-swab test ang mga ito. Nakaagad namang easy na ilalim sa genome sequencing ang kanilang samples at lumabas na positibo sa Omicron sub-variant BA.2.75. Dagdag pa rito ng dalawang tinamaan ng nasabing sub-variant ay isang unvaccinated habang ang isa naman ay nakatanggap lamang ng kanyang first dose, Mike. Kako, nagpalabas ng data itong Western Visayas kung saan 170 ang bagong kaso ng coronavirus disease dito. Ayon yan sa pinakahuling case bulletin ng Department of Health 6 Agosto 2022. 170 na bagong kaso, 58 ang mula sa lalawigan ng Iloilo, 39 naman sa province ng Iloilo, 18 sa Capiz, 15 sa Aklan, 14 sa Antique, 11 sa Negros Occidental, merong masyam sa Bacolod City, at 6 mula sa Guimaras. Ayon pa sa Department of Health 6, nadadagdagan ng 871 ang mga tao na gumaling sa sakit at merong 2017 na aktibong kaso ngayon ng COVID-19 dito sa Western Visayas. Ayman, ilan ka mo dyan sa Neaclan? Nandiyan kasi ang Kalibo. Nandiyan kasi ang Puracay eh. Ilan yes, ang kaso sa Aklan? 15 cases as of yesterday. 5? Yes po. Okay. Pero bukas pa rin ang Puracay ha? Bukas na bukas ang Boracay, Mike. Bukas na bukas pa. O, sige. Salamat, Ivan, ha? Ako sa Ivan Aguari ng Super Radio, Irina Nagulang para sa Super Radio dito sa Bumi. Dapat ako. Pantay COVID-19 sa DZ Bumi. Nakapagtala ng 2,646 ang bagong kaso po ng COVID-19 sa bansa kahapon. Dulog po na naiwabagta sa... Ilan? 2,000? 2,646. O, tumating tayo sa punto na mga 200 na lang o higit 200 na lang yung mga bagong kaso kada araw. Ngayon, 2,000? Yes, 2,646. Dulot po niya na umabot na sa 32,099 yung mga aktibong kaso at hindi po gumagaling sa sakit. Sa kabuuan ay umabot na po sa 3,782,822 ang pabumilyong po ng mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Sa naturang bilang na yan, 3,689,774 ang kabuang bilang ng mga gumaling sa sakit. Umabot naman sa kabuang 60,749 yung mga nasawi sa COVID-19 sa Pilipinas. Super mga kapuso, 106%, 106%, tenke naman po pinag-uusapan natin dito. Ganyang kalaki ang idinagdago, itinaas ng naitalang kaso ng tenge sa Pilipinas ngayong taong kumpara nung nakalipas na taon. Batay sa datos ng Department of Health, mahigit 82,000 ang naitalang kaso ng dengue sa bansa mula 1 ng Enero hanggang 16 ng Hulyo. Ay 319 naman ang naiulat na namatay. Namatay, mga kapuso. Ha? Ayan, 319. 319 po patay dulot ng dengue. Lumabas din sa datos na karamihan sa mga kaso ng dengue ay naitala sa gitnang Luzon, Central Luzon, oh, mga kapuso, gitnang Kabisayaan at ang Kalakang Maynila, Metro Manila. At sa gitna ng patuloy na pagdami ng mga kaso ng dengue, puspusa na ang kampanya contra dengue ng ilang lokal na pamahalaan. Ngayon pong tag-ulan, yung talaga naman pong panahon po ng dengue, dapat po lagi po tayong malinis ng ating pong kapaligiran para maiwasan po yung mga lamok na namamahay. Ayan, ang tinig po ni Baliwak Bulacan Mayor. Okay, why ito? Bulacan Mayor Juan Ferdi Estrella yan. Agad kayong kumonsulta sa doktor kapag ka nakaramdam kayo ng sintomas po ng dengue. Kasi iba, Mike, namamatay. Yun ay, dahil napapabayaan eh. Hindi naagapan. Patingin ka agad sa doktor, mga kapuso. Takbo ka agad sa ospital. Yan. Ayon po payo ni Dr. Hina Berba ng Philippine College of Physicians at hindi...